Good day mga dudes. So ito, babiyahe kami ni Haru para kumuha ng mga biek. So Haru. Haru. Tara. Ayan, dahil wala kaming napala kanina, papuntang Kansaliw. Nandito na kami ngayon sa Barangay Tumpok, also known as Red Hills, dahil meron siyang pulang lupa. Ay, ito na ang ating mga pabiik. Medyo may kaliitan, pero ang kagandahan nga sa may mga pabarako, edi kahit na maliliit yung mga biik, ikaw ang mamimili ng pinakamalaki kasi ikaw ang unang pili. So sa tingin ko yung kulay pula yung malaki, kaya yun na yung kukunin namin. Tapos meron pang isang piraso doon sa kabila, kaya ilalagay na natin to sa sako. So maraming salamat kay Tita Banji na mayroong dalawang pirasong inahin. Ito na yung isa. Ayan mga dudes, galing na kami kay Tita Banji. So ang next destination namin ni Haru ay Kila Boss Mon. Meron din tayo doon dalawang piraso. Dami oh! Ganyan na taghirap ang baboy sa amin. Gaano na kahirap ang baboy. Oh, dami. Hay, ito po ang madaming big. Mamili ka ng dalawa. Bakit pinagsama-sama mo na? Paano ako makapili ng dalawa dyan? Dyan, pili mo yung malaki, malaki. Ay, ito po ang kukunan natin na big. Pinagsama-sama na ng ating kaibigan, si Busmon. Malalakas na daw kumain. Pili na kayo, pili. Boy, Mon, naglapit na yung dalawa malaki ang katawan. Eh na, pinapakain na. Oh, kita mo naman yan. Ay, lulusog. Laki nito, brato. Dali, tatlo sana ang kukunin natin dito, mga kadudes. Kaso dalawa lang. Kasi, nadisgrasya yung isang inahin. Ay, ayan, pipilayan tayo ni Boss Mon ng magandang big. Basta lalaki lang, Boss Mon. Oh, ay, ito maganda sa akin. Yan, 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 yan. Yan o, ito, ito, ito. Ito, yan o. Yan, yan na, yan na, yan na. Ito? Yan, yan yung isa. Abo, kalaki. Ha? Patikma, kaya kayo paglaban. Up, 1-0. Isa pa. Eh, Boss Mon, malaki din yun o. Yan o, yan na. Ito, malapit. Ito, nagalapit na to. Yan, puti lang. Yan, yan, yan. Lalaki yan ah. Galing pumili. Uy! Kaya kayo paglaban. Nandumugan. Kalaki. So ayan mga dudes, nandito na tayo sa ating backyard. Tayo ay magbababa na ng mga biik na nakuha natin sa baryo. So tara, walang taga video. So ayan mga dudes, naibaba ko na yung apat na pirasong biik. Walo na siya na. So kung napansin nyo kanina, yung biik ni Boss Mon, naghalo-halo, marami. So may napansin na ako doon kanina, mga pulan na yung tainga. Kasi nga, sigurado, pag pinaghalo mo ang mga biik, mag-aaway-aaway kapag hindi magkakasama sa isang kulungan. So katulad itong walo na to, sigurado may mag-aaway-aaway dito. So dapat yon, kailangan natin i-prevent or solusyonan para hindi sila mag-away-away. Sige, tignan natin. Videohan ko muna, baka sakaling may mag-away. Pero sigurado may mag-aaway dyan eh. A few moments later. Yan na. Yan. Yeah. Diba? Katulad yan. Katulad yan, nagsasakita na sila. Yan. Yeah. Yan yung sinasabi sa mga bagong mga biik
na kapag nilipat sa kulungan na galing sa iba't ibang lugar, ganyan ang mangyayari. Talagang mag-aaway sila. Minsan pa nga, umuwi yan, may mamamatay na biik. So, paano natin ma-prevent yung ganyang pangyayari or yung mga ganyang sitwasyon? Kung 24 hours mong babantayan, siguro makikita mo yan. Yung maaawat mo silang dalawa. Paano kung wala ka? Paano kung mapabayaan mo na siya? Yan o, katulad niya, no? Halos patay na nilang isa't isa. Ganyan talaga yung karaniwang ugali ng mga biik natin kapag naisama sila sa ano, sa ibang mga biik. So ito yung pangkaraniwang pagkakamali ng mga racer natin, yung mga bagong racer, kasi nga bumibili sila ng biik. So sabihin na natin 5 piraso sa kabila tapos 5 piraso sa ibang lugar para maging 10. Ngayon, iiwan nila. Sa una kasi yan, kapag yung, syempre, papakainin mo, hindi mo mapapansin na nag-aaway ang mga yan. Pero kapag wala na yung ginagawa, yan ang ginagawa nila. Mag-aaway-aaway talaga yung mga yan. Yan ang nature ng mga biik na pag pinagsama-sama mo, galing sila sa ibang lugar. Iba't ibang lugar, mag-aaway at mag-aaway. So, paano natin mapiprevent yan? Yan ang ituturo ko ngayon sa video ko na ito. So, gaya nga na sinasabi ko, dahil hindi natin sila mababantayan ng 24 hours na nakikita natin sila na kapag nag-aaway ay naawat natin. So, ito lang ang kasagutan dyan. Mga plastic bottles. Kasi kailangan nilang may malaruan. Yan. Para pag wala silang nagagawa, yan ang kukutkutin nila, hindi yung pag-aaway yung aatupagin nila. Effective yan, lalo sa mga ganyang pinagsasama-sama na mga biik. Ito matapang, pula-pula na yung gilid. So, yun lang ang kalaman natin para sa ngayong araw. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat po.